tiyak na magiging highlight ang tapatan ni Yodi de Guzman at Bongbong Marcos sa debate ng SMNI ng Kingdom of Jesus Christ Church, habang ang ibang presidential aspirants abala sa pag-iikot sa ibang bahagi ng Pilipinas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inendorso ng mahigit 500 pari at madre ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at former Senator Kiko Pangilinan. Para sa kanila, taglay ng tambalang Robredo Pangilinan ang mga katangiang hinahanap nila sa susunod na leader ng bansa. Marangal, makatao at makabayan. Ngayong araw, nakipagpulong din sa mga bishop sa kapi sa Taklan ang tropang Lenny Kiko. Nangako siya na ipagpapatuloy ang walang bahid ng korupsyon na pamamalakad sakaling mahalal na Pangulo. Malinis, matapat, mahusay na pamumuno. Bakit po yun yung ipinaglalaban natin? Kasi aangat lang po yung buhay ng lahat kung maayos yung pamumuno, malinis yung pamumuno. Napatunayan na raw kasi nila sa Office of the Vice President na hindi hadlang ang kakulangan ng pondo para makapagpaabot ng tulong sa mga Pilipino. Tuloy naman sa panliligaw sa mga botante sa Northern Samar si Manila Mayor Isko Moreno. Dito raw niya sinimula ng pag-iikot sa buong Visayas bilang pagpapahalaga sa hometown ng nanay niya na mula sa bayan ng Alin. So I'm very happy also, nakita ko yung ibang mga kamag-anak na Ermat na hindi ko pa nami-meet, no? Since time immemorial. Pero meron din naman sa partido ng Linyada rin namin na mga kakilala ko rin. So maraming salamat sa kanila at naghanda sila ngayon. It's a homecoming. Pangako ni Yorme sa mga taga-Samar, tutugunan ng pangunahing pangangailangan nila gaya ng pabahay, edukasyon at healthcare programs. Tututukan din daw ni Yorme ang pagpapatayo ng tulay na magdudugtong sa Sorsogon at Samar kung mahahalal sa pwesto. Si Senador Ping Lacson nilinaw na hindi nila tinanggal sa kanilang senatorial slate sina dating Vice President Jojo Binay at Senator Dick Gordon. Patuloy pa rin naman daw na tumutupad sa kanilang gentleman's agreement sina Gordon at Binay na hindi diretsahang mangangampanya ng kandidato sa pagkapangulo. Samantala, dumipensa ang kampo ni Bongbong Marcos sa inihaing motion for reconsideration sa Commission on Elections na akbayan. Kaugnay ito ng pagbabasura ng First Division ng COMELEC sa consolidated disqualification cases laban kay Marcos. Payo ni Atty. Vic Rodriguez, matuto sana ang akbayan na igalang ang judicial at quasi-judicial bodies. Habang si Marcos, present sa debate ngayong araw na inorganisa ng SMNI, ang broadcasting arm ng Kingdom of Jesus Christ Church ni Pastor Apollo Kibuloy. Iginiit niya na bukas siya sa ganitong mga debate at interviews basta't libre ang schedule. Present din sa SMNI debates ang labor leader na si Calyodi de Guzman. Obligasyon daw niyang dumalo sa ganitong debate para mailahad ang kanyang plataforma sa mga botante, kahit pa ibinigay na ni Kibuloy ang suporta kay Marcos. Una nang ipinaabot na hindi dadalo sa SMNI debate si Robredo, Moreno, Lacson at Pacquiao dahil sa kanya-kanyang dahilan. Mobile journalist Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.